Pananagutin daw ng Department of Energy ang mapatutunayang nagpabaya o responsable sa nangyaring blackout sa Mindanao noong Huwebes. Bagamat tukoy na nila kung saan planta nagsimulang aberya, sa darating na linggo pa lamang daw nila malalaman ang tunay na sanhi ng pagkawala ng kuryente. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Abala sa pagkukumpuni ng generators ang negosyanteng ito sa Cotabato City. Nasisira na raw kasi ang mga generator na kayod kabayong pinatatakbo. Kasunod ng malawakang blackout sa halos malaking bahagi ng Mindanao, mabenta na rin ang mga rechargeable lamp. Sa Zamboanga del Sur naman, ang dating 2 oras lang na rotational brownouts, ngayon 4 oras na. Ang dahilan ng rotational brownouts, ang pananatiling offline ng 2 unit ng isang coal-fired power plant sa Villanueva, Misamis Oriental. Wala nang malawakang blackout pero sa susunod na linggo pa raw inaasahang matutukoy ang mismong ugat nito. Gayunman, batid ng sa Agus 1 Hydroelectric Power Plant sa Marawi City, nagsimula ang sunod-sunod na tripping ng mga planta. The tripping, as earlier stated, is due to some line faults or system disturbance which are outside the control of our power plant. Hindi patiyak kung ano ang external disturbance na nagpatigil sa Agus 1 na ayon sa NAPOCOR ay nangyayari para maprotektahan ang iba pang generation unit. Ayon naman sa Energy Department, posibleng breaker na bahagi ng switcher ng planta raw ang nagkaaberya. It's also partly kalumaan rin yun kung tutusin na in fact sabi natin bakit hindi inaayos to? Yung pala nakaschedule niya pero 12 months pa bago ayusin doon sa schedule nila na inaprubahan ng ERC. Sabi ng NPC, masusi ang maintenance ng mga planta at wala ring problema sa mga gamit at pasilidad nito. Tiniyak naman ng Energy Department na mananagot ang mapatunayang nagpabaya o responsable sa blackout. Tricia Zafra, GMA News.